Hello, good evening mga kapatid. Good evening, good morning, good afternoon. Shalom sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat na nasa harap ng kanilang mga gadgets para manood, makinig sa salita ng Diyos tonight. Welcome to Holy J Church Bible Study Abu Dhabi Branch. Sa lahat na nakikinig sa inyo, I ask you na mag-concentrate kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos para ma-penetrate ito sa inyong mga puso. Let us all bow down and ask the guidance of the Holy Spirit. Lord Heavenly Father, maraming salamat na muli sa gabi na ito na muli mo kami pinagtipon-tipon yung mga anak mo, Lord God, para makinig sa iyong mga salita at para lalo nilang maintindihan yung totoong relasyon sa iyo, Lord God, in the name of Jesus, O Lord, O God. At sa gabi na to, Lord, I also ask the guidance of the Holy Spirit to come into our heart and be the speaker tonight, O God, in the name of Jesus. I ask you, Lord God, na isulat mo lahat ng mga salitang ito sa pinakamalalim na parte ng puso ng lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, O Lord, O God, para maging gabay ng bawat isang mga salita mo ito at makasunod sa lahat ng mga utos at alituntunin mo, O God, in the name of Jesus. And I command all the warring angels of the Lord, angels of assignment, ministering angels of the Lord, stand firm in this place. Ano man ang mga espiritu na pinadala ni Satanas para manggulo sa gawain na ito, I command you right now, walisin niyo lahat sila at itapon back to this sweet place in the name of Jesus. And Lord, anoint my lips that only the words you want me to speak, I will speak to your people and bless your words, this Bible study materials, Lord God, na lahat ng ito lamang ay nanggagaling sa iyo, Lord God, in the name of Jesus, Lord God, itango mo sa iyong kandungan, sa iyong likuran, more on you and less on me, O God, in the name of Jesus. Hindi po ako ang magsasalita sa mga anak ko, kundi ang ikaw mismo, ang boses mo, gamitin mo lamang ang aking mga labi bilang daluyan ng mga salita mo, O God, in the name of Jesus. At patawarin mo ko ano man ang aking mga nagawang kasalanan sa araw na ito, naisip na naramdaman, Lord God, cleanse my heart with your precious blood so that I will be worthy to stand you before tonight, O God, in the name of Jesus. Only your name to be glorified. Only your name to be magnified, because you are the powerful God, you are the mighty God, in the name of Jesus. You are the King of all kings, the Lords of all lords, and the gods of all gods. You are the Alpha and you are the Omega, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Ikaw lamang aking tinataas, pinasasalamatan sa oras na ito, sa pangalan ni Yeshua HaMasaya, I pray. Amen. So our topic for tonight is Yeshua came to save, not to condemn. Amen. So lahat tayo, gusto natin lahat magkaroon ng kaligtasan. Ganito rin ang plano ng ating Panginoong Hesus. Wala sang ibang plano sa ating lahat kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo magkaroon ng kaligtasan. So our verse for tonight is taken from John 3:15 to 18 and John 3:3. Holy Spirit, bless your holy word. I ask you na kung may mga Bibles kayo dyan na hawak, open your Bible to the book of John, chapter 3:15 to 18. That everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stand condemned already, because they have not believed in the name of God's only one and only Son. In John 3:3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Amen. So tonight we will see the verse. Napakaganda ng verse na ito ng ating Panginoon. For this promise, ang ganda-ganda ng promise ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya that anyone who believes may have eternal life in him. Yung mga naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world." Mahal na mahal ng Diyos ang mundong ito. "That he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Amen? So mga kapatid, tonight we will be talking about four areas of our life kung paano tayo magkakaroon ng kaligtasan.
Because sabi nga sa ating topic ngayon, God came to save but not to condemn. Hindi sa pumunta dito sa lupa para tayo kutsain, para tayo sumbatan, kundi para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan or kaligtasan. So lahat tayo, lahat ng tao naghahangad ng kaligtasan. Pag nagtanong ka sa church kung sinong gusto maligtas, lahat ng kamay tinataas. Amen? Pero, ano ba ang ginagawa natin para magkaroon tayo ng kaligtasan? So tonight, we will know four area of this topic para maintindihan natin. Ito yung mga topic na matatopic natin sa gabi na to. Who are to be saved? Sino talaga ang mga maliligtas? One topic. Number two topic, where are we saved from? Saan tayo naligtas? Number three, how do we receive salvation? Paano natin matatanggap ang kaligtasan? At pang-apat, how do we know we receive eternal life? Amen? So salvation is the deliverance by the grace of God from eternal suffering for sin, which is granted to those who accepted Jesus as their Lord and Savior. Many people are struggling with uncertainty about their salvation. If you are facing a struggle, ask yourself to help you to be certain about your relationship with God. So tonight, we will be talking about who are to be saved. Sino ba talaga ang maliligtas? Amen? So number one, those who have personal relationship with our Lord, Yeshua HaMashiach. So, importante na mayroon tayong personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Ang kaligtasan, hindi lang ito yung mga ginagawa ng ibang mga reliyon. Sa totoo lang, no religion in the world can save us. Wala po ni isang reliyon na makakapagligtas sa atin. Only our God, Yeshua HaMashiach, una, those who have personal relationship with God. Kailangan mayroon tayong personal relationship sa ating Panginoong Hesus. We need to receive Him. Kailangan natin siyang tanggapin. In John 1:12, sinasabi dito, Holy Spirit, Mr. Holy Word, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, even those who believe in His name. So, kailangan natin tanggapin ang ating Panginoong Hesus. We need to receive Him as our Lord and Savior and believe. At ano pang sinasabi niya? Sa Romans 5:8, God demonstrate His own love for us in this, while we are still sinner, God, Jesus, died for us, for you and me. Namatay siya dahil sa iyo at sa akin, dahil sa kanyang pagmamahal. Amen? So, importante how to be saved. We have personal relationship to our Lord, Yeshua HaMashiach. Kailangan meron tayong personal relationship to God. Number two, those who receive Jesus as their Lord and Savior. Amen? Yun yung kanina, at saka yung ngayon parehas lang siya. Those who have personal relationship and those who accepted Jesus as our Lord and Savior, binigyan tayo ng right to become a children of God. Kailangan magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Then, those who believe in the Son of God. Kailangan naniniwala tayo sa Son of God. Maraming reliyon hindi naniniwala sa Son of God. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. So pag di tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? God's wrath remains on them. Kailangan ano? Magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya bilang ating Diyos tagapagligtas. And then we have to believe in the Son of God. Kailangan naniniwala tayo. Another, those who have faith in God. In Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Not by works. So that no one can boast. So those who believe in the Son of God, those who accepted Jesus as our Lord and Savior,
those who have personal relationship with God, ano pa, kailangan may faith. Naniniwala pa rin tayo pananampalataya sa ating Panginoong Isus. Isa yan sa mga kailangan nating sundin. Amen? So, in Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, mayroon po itong may paraan kung paano tayo makakatanggap. So, kanina ang pinag-ano namin natin is kung sino yung maliligtas. Ngayon, where we saved from? Saan tayo naligtas? So, kung kanina, yung mga personal na relasyon meron tayo sa Panginoon, ngayon naman, yung ginawa ng Panginoon, so saan niya tayo niligtas? When we accepted Jesus our Lord and Savior, and Christian doctrine of salvation, we are saved from wrath that is from God's judgment of sin. And Romans 5:9. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. So sinalba tayo ng ating Panginoong Jesus when we accepted Jesus our Lord and Savior. Nagkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Ano sabi niya? Linigtas tayo sa galit ng ating Panginoong Ama. In 1 Thessalonians 5:9, for God has not destined for us to wrath, but for obtaining salvation through our Lord Yeshua HaMashiach. Ayaw ng Panginoon, kahit na galit na sa atin ang Panginoon, pero ang sabi niya in 1 Thessalonians 5:9, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Yeshua HaMashiach. Amen? So tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus sa galit ng Diyos sa atin. Our sin has separated us from God, and the consequences of sin is death. So, yung kasalanan natin, yung nagpalayo sa atin sa Panginoong Diyos, at alam na natin kung ano ang consequences pag tayo nagkakasala, is our spiritual death. Amen? And biblical salvation refers to our deliverance from the consequences of sin. Therefore, it involves the removal of sin. So, nung ang ating Panginoong Isos, yung pinadala ng Ama sa langit, ang kanyang bugto ng anak, isa sa pagsalba sa atin is our deliverance from the consequences of sin. Removal of our sin. Sinasabi yan, di ba, sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. So ang ganda ng mga plano ng ating Panginoong Hesus sa atin. But we have the proper sa ating pananampalataya. Ang reliyon, again I will repeat, it will not save us. May proseso po ang pagtanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. There is a process. Kailangan nasa tama tayong relasyon sa ating Panginoong Isus. Only God can remove sin and deliver us from sin's penalty. The deliverance by the grace of God from eternal punishment for sin, which is granted to those, listen to this, which is granted to those who accept by faith God's condition of repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Kailangan kasama rin dyan ang ating pagre-repent. When we accepted Jesus, kailangan talikuran natin yung ating mga makamundong pamumuhay. 2 Timothy 1:9. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose in grace, which was granted in us and Jesus Christ from all eternity. And Titus 3:5. He saved us not on the basis of deeds which we have done in the righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. So sinalba tayo ng ating Panginoong Jesus hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang mercy sa atin. God has rescued us through His Son, Yeshua HaMashiach, especially it was Jesus' death on the cross and subsequent resurrection that achieved our salvation.
So dahil ito sa pagmamahal ng ating Ama sa langit, pinadala ang kanyang bugto na anak, sinalba tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Sinalba tayo sa wrath of God, galit ng ating Panginoong Isus. Amen. In John 3:17, for God did not send the Son into the world to judge the world, but the world might be saved through Him. Pinadala ang kanyang anak. Para ano? God did not send the Son into the world to judge the world, but the world might be saved through Him. Pinadala siya para magligtas sa atin. Salvation is the gracious, undeserved gift of God and is only available through faith in our Lord Yeshua HaMasaya. Doon lang sa ating Panginoong Yeshua HaMasaya. It's only available. Salvation is the gracious, undeserved gift of God and is only available through the faith, through faith in our Lord Yeshua HaMasaya. Siya lang ang magbibigay sa atin ng kalayaan ito, ng kaligtasan na ito, ng salvation. Romans 5:10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Amen? So, ang ating Panginoong Yeshua HaMasaya, nung kahapon, I was watching this movie, may isang movie, it's a Christian movie, ang title is Faith, Captive Faith. Captive Faith. Kasi nung time ni Hitler, yung German time, hinuhuli yung mga believer ng Panginoong Jesus. So, mayroon tatlong hinuli na nilagay sila sa very isolated area na kulungan siya. At doon mo talaga makikita yung faith nila. Nakakaiyak na pelikula. Ang title is Captive Faith. Na kahit saan ka, ano man ang gawin sa'yo, talaga ang faith natin sa Panginoong Jesus na huwag natin itong bitawan. Kasi sila nga, binigyan na sila ng pardon, pero dapat ang kapalit ng pardon na ibibigay sa kanila is to i-ano nila yung kanilang faith. Kailangan i-deny nila yung Panginoong Jesus, pero hindi nila yung tinanggap. Sabi ng mga ayaw nyo talagang makalaya, gusto nyo talaga. So, ganun din sana tayo mga kapatid. Because Jesus Christ Himself, Yeshua HaMasaya, already done His part in our life for dying in the cross because He wants us all to be saved. Gusto niya tayo iligtas sa lahat ng mga nakasalanan sa buhay na meron tayo sa mundong ito. Kasi sa buhay natin sa mundong ito, we might receive mga pagpapala. Siguro nakaka-receive naman tayo ng pagpapala, naging okay naman ang buhay natin, pero the life na meron tayo sa mundong ito, hindi natin makukuha yung buhay na naghihintay sa atin dun sa langit. Itong buhay natin sa mundong ito, ito ay temporary lang lahat. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. You know, but the most important is our personal relationship with God, ang ating pagsunod sa ating Panginoong Isus. Lahat na di natin natanggap dito sa lupa, yung kapayapaan, yung wala na tayong sakit, wala na tayong maramdaman ng mga problema, doon lang natin ito matatanggap sa langit. Kasi even dito sa lupa, natatanggapan natin ang mga biyaya, meron lang tayong blessing na tatanggap. Pero pinagtatrabuhan natin, pinagpapaguran natin ito. Diba? Kahit na tayo nabibili natin, pero alos din na tayo natutulog para lang matanggap natin yung mga anuman ang gusto natin sa buhay natin. But the very thing is, what is more important in this life is our salvation. Na ang ating meron tayong pag namatay tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. So tonight, ang topic na ito, this will give light in your life, in your walk to the Lord. Makikita mo natin ito yung walk natin sa Panginoong Isus. Diba? Paano tayo masisip? Where? Saan tayo nagkamali? Saan tayo meron kailangan baguhin? Saan tayo dapat maglakad? So this is a very basic fundamental teaching na kailangan maintindihan natin. As a born again Christian, lalo yung mga bago na nakikinig pa lang ngayon, na minsan, meron kayong di mga naiintindihan being a born again Christian. Kailangan yung maintindihan na being a born again Christian, what we have is not a religion, but we have a personal relationship with God, which is very important. Yun lang ang nasa Biblia. Na kailangan natin sabihan sa John 3:3, you must be. It is a command.
It is you must be born again if you want to see the kingdom of God. Utos yan ng Panginoong Jesus. Hindi yan utos ni Nora Gascon or ng Holy Churches ng Biblia. That is the very word of God. So kailangan natin ma-born again Christian. Whether you like it or not, because that is the commandments of God. Yan ang utos ng Panginoong Jesus. You must be born again if you want to see the kingdom of God. Kasi kung gusto mo talagang makasama ang ating Panginoong Jesus, you must be born again. Dahil ang mga reliyon, hindi yan makakaligtas. Alam mo, sa kakatingin ko sa mga reliyon, yung pinakamalapit sa kasi naniniwala naman talaga ng Father, Son, and the Holy Spirit, wala namang ibang reliyon kundi ang Catholic. Pero, there is disobedience sa pagsunod natin dyan. Meron namang isang reliyon na ang kanyang Diyos is 330 million God and Goddesses. Imagine, million, samantalang iisa lang ang ating Diyos. Tapos sila million. Kasi ultimo surot, ultimo ipis, ultimo mga naggagapang na kung ano-ano ginagawa niyang Diyos. Naalala ko nung nagka-Bible study kami sa Satwa. Yung palang lalaki na yun, dati siyang reliyon na ganun. So every time makakita siya ng cockroach na gusto patayin ng kanyang asawa, ayaw niyang patayin kasi sabi daw, huwag mong patayin yan kasi yan yung lolo ko. So every time na may hayop, ano man na hayop dyan, hindi mo papatayin kasi naniniwala kasi sila sa reincarnation na pumapasok yung mga namatay nilang mga ninuno, mga lola-lolo, kung saan-saan mga klase ng hayop, regardless kung uod man yan, ipis man yan, mga lamgam man yan, lahat. So hindi siya pwede magpatay ng kahit ano. So during that time na on the Bible study, na nabanggit niya na kahit daw yung ipis gumagapang na doon sa higaan nila, ayaw patayin at ayaw alisin kasi nga daw baka yun yung lolo nila. My goodness. Diba insulto yun sa ating Panginoong Jesus? Especially to the Son of God who died on the cross. Tapos, ipagbabalit mo sa isang ipis? Diba? Hindi ba insulto yun sa pinaghirap ang ating Diyos, Yeshua, Masiya, He suffered a lot. Lahat na pain, lahat na mga dugo sa kanyang katawan, diba? Ginawa niya to para tayo magkaroon ng kaligtasan at tapos ipagpapalit mo sa ipis. My goodness. So mga kapatid, it is very important to have personal relationship with God if you really want to have salvation. Kailangan natin ito. In Acts 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. There is only one name given. Again, I will read this verse, Acts 4:12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Isa lang ang binigay na pangalan, only Yeshua Masaya. Siya lang ang binigay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Diba? So yung mga religion, sorry to say this, pero again, no religion in this world can save us. Dahil isa lang ang pangalan na binibigay na magliligtas sa atin. Magdadala sa atin sa Ama sa Langit. Walang iba, kundi ang ating Diyos na si Yeshua HaMasiya, who died on the cross for you, for me, for all of us, para tayo lahat maligtas at ma-save sa mga kasalanan. Lalo na yung kasalanan nagdala ni Adan and Eva na disobedience. So third topic, how do we receive salvation? Paano ba tayo makakatanggap ng salvation? Kung kanina, yung pinag-discuss natin is, ibalik ko lang para mas maintindihan ninyo, yung unang topic natin is, who? So, yung isa is, who are to be saved? Yung sunod is, where we save from, saan tayo naligtas. So, itong pangatlong topic, para lang maintindihan nyo yung pasunod-sunod, how do we receive salvation? We will receive salvation by faith. But first, we must hear the gospel.
Una, we must hear the gospel. Di ba tayo, before tayo naniwala, before tayo naging born again Christian, we hear the gospel. May mga nag-share sa atin ng word of God. Di ba? The good news of Jesus' death and resurrection. Ito yung una dapat marinig natin yung word of God. Kailangan marinig nila kasi di ba? Tayo ganun din naman tayo noon eh. Na pinaliwanagan muna tayo, marami munang araw, marami munang laway yung mga nagsisira sa atin ng word of God before we na-convince ang kailangan marinig mo muna ganito ganyan. Kaya nga may isa akong kaibigan na tinanong ako, bakit ka lumipat ng reliyon? Sabi ko, hindi ako lumipat ng reliyon. Dahil wala na ako sa reliyon. I am in a relationship. Wala na ako sa reliyon. Kaya nga, bakit ka nga nag-ano? Because that is the truth. Kasi kung saan ka atotohanan, dapat doon tayo. So, how do we receive salvation? First, we must hear the gospel. The good news of Jesus' death and resurrection. Kailangan marinig natin, ginawa pala ito ng Panginoong Yesus. Isa pala yung nagpapako sa krus dahil sa aking kasalanan, dahil gusto niya pala ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya pala ako maligtas. So in Ephesians 1:3, in Him, you also, after listening the message of the truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Hallelujah. Diba? Nung tayo, hindi